Po ulit mga country, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pag-i-click na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan na notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At para po sa mga hindi nakapanood ng aking video about po sa DOST, sa pag-loan, so, nakapag-inquire po ako 2000 before mag-pandemic po yata ako nakapag-inquire, personal na nag-inquire po ako sa DOST kasi nagpapaloan po ang DOST. Yes, sa mga hindi po nakakaalam, ang DOST po, Department of Science and Technology, DOST, is nagpapa-loan doon sa mga businesses na nangangailangan ng machineries or ng mga equipment para mapalago or ma-expand or ano ba. Ayun, mapalago ang kanilang mga businesses. So sa mga hindi po nakapanood doon sa ano sa video na 'yon at may ganun po kayong klaseng business at halimbawa gusto nyong magdagdag ng machinery, machine shop man kayo or mga bake shop na kailangan ng machineries para makatulong doon sa inyong negosyo, mapadali ang inyong negosyo at makapag-produce or maging productive ang inyong negosyo, is mag-inquire po kayo sa DOST, baka matulungan po kayo. At may mga requirements din po doon na dapat ay existed, na dapat nag-ooperate na ang ating mga businesses. Kung hindi ako nagkakamali or hindi ko nakakalimutan, at least 2 years, parang DTI din. At related po yan ngayong aking sinasabi dito sa comment ng isa nating ka-antrip na sa may, dito ito sa ano sa paano mag-loan sa DTI under SBC. Sa may negosyo lang pala yan, paano makatulong yan sa mga mahihirap. I'm sorry sir and sad to say, yes po. Ano sila, yung loan po na yon nila sa mga ano po, sa mga may mga business po na gusto pong mag-avail or mag-apply ng loan para pandagdag po ng kapital sa kanila mga businesses. Actually, isa nga po yun sa maraming ano no, kinukumplain ng ating mga kababayan, ng ating mga ka-antrip ano na yung mga gustong mag-loan para makapagsimula ng business. The problem is, hindi sila ma-approve ng kanilang loan kasi wala pa silang business. Kasi nga isa sa mga pinaka-requirements is yung mga business permits kapag mga business loan po yung ating mga a-applyan. So hindi nga daw po sila ma-approve kasi wala pa naman silang permit. Kasi ang plano nila, ang gusto sana nilang mangyari is mag-loan para mag-put up ng business. So sad to say po, parang ganun po talaga ang reality na dapat... Ang ano kasi ang konsepto kasi ng loan ano sa pagkakaintindi ko po ha dito sa atin na dapat may business ka na, maglo-loan ka na lang para pandagdag kapital, hindi talaga siya yung pangsimula. Kasi maalala ko nung nag-loan ako sa DTI, tapos may kasabay akong ano, kakilala ko rin, customer din namin siya. Ang niloan niya is ano, nung sinabi niya na ipapagawa niya ng building para sa kanyang karinderya, nag-doubt yung nilulunan niya na para doon kasi dapat sa products na. Kasi may possibility nga na kapag, halimbawa, pang-build ng building, pang-build ng hindi kikita kaagad, may possibility na hindi makapag-generate ng income at hindi makabayad ng kanilang monthly hulugan itong mga nag-loan. So, sad to say po, ganun po talaga yung reality pagdating sa mga business loan na kailangan may ano na po, may business. Kaya nga po ang daming mga nag-start talaga sa maliit, nag-start muna sa mga maliliit lang na puhunan, sa kainang puhunan kasi kung walang pang capital. And then unti-unti, halimbawa nakikita na nakapag-operate na kahit na maliit, tapos may permit ka po, is yun po yung time na halimbawa nakadalawang taon na yung business nun, yun na po yung time or timing na mag-loan po tayo para makadagdag ng kapital. Kaya ganun po ka-importante ang business permit sa pag-start pa lang. Kasi yung pag-start mo po, isipin mo na kaagad na asset natin yan ang business permit. Sa pag-start mo pa lang, bibilang ka na lang ng dalawang taon makapag-loan ka na. Let's say for example, nag-start ka ng business, wala kang business permit. Naka-isang taon ka na walang business permit. And then the next year ka pa na kumuha ng business permit. Pang second year mo na. Kaya lang, ang business permit mo po, doon po nagbabase palagi sa
tagal ng business permit. Kahit pa 3 years ka nang nag-ooperate, kaya lang wala ka namang business permit, pag hingi sa'yo ng requirements, nandoon sa DTI kung kailan inisyo sa'yo yung permit. So, doon pa rin malalaman kung gaano nakatagal ang iyong business permit. So, bali, mabaliwala yung 2 years, 3 years mo nang nagbi-business ka na wala ka namang business permit kung mag-a-apply ka po ng loan. Kaya pag-start pa lang, kung may business permit na, maka-count na yun. So, bali, parang maghihintay ka lang ng at least 2 taon sa mga pwede na sa mga tumatanggap na at least 2 years yung operation ng business natin na makaka-avail or ma-approve na po tayo sa ating mga business loan. Kaya ganun po ka-importante yung permit natin sa ating mga businesses para makapag-loan po tayo ng pangdagdag kapital. Bali, 2 years lang. Hindi masasaya yung mga previous years natin, kumbaga, na nag-operate na tayo. Pero wala naman tayong business permit. Kasi paghingi ng ating DTI permit is doon pa rin magbabase kung kailan ba na-issue yung DTI permit. Okay po? Okay, yun lang po. Thank you very much and see you on my next video. Bye!